Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Gusto ko lang i-share na yung dalawang client ko po na nag-travel po sila from Philippines to Germany ay successful po yung flight nila. So, hindi sila nagka-problema sa Philippine immigration and hindi din po sila nagka-problema sa Germany na immigration. And yung purpose po ng travel nila ay to visit their foreign national boyfriend. So, yung first client ko po na na-approved po yung visa niya last month, September, and yung flight niya ay September 26. So, naging client ko sila dahil nag-avail po sila sa akin ng visa assistance. So, in-assist ko sila sa visa nila and then na-approved. So, ayun nga, sa na-mention ko sa last video ko na once na mag-avail kayo sa visa assistance ng Roots Travel, ay kapag na-approved yung visa niyo ay i-guide ko din po kayo sa immigration or sa flight niyo. So, for example, first time niyo pang mag-travel, hindi niyo alam yung procedure sa airport, hindi niyo alam kung ano-ano ba yung mga ihanda para sa Philippine immigration, ano-ano ba yung mga documents na dapat i-prepare. So, i-guide ko din po kayo. Hindi lang sa visa assistance nyo, hindi lang sa visa application nyo, also sa flight and immigration, i-guide ko din po kayo. So, yun po yung ginawa ko sa dalawa kong client na nag-flight. And ayun nga yung first client ko, September 26 po siya nag-flight. And tinanong ko siya kung ano ba yung mga hinanap ng immigration sa kanya. And then, sabi niya, actually, hindi daw siya hinanapan ng CFO and hindi rin siya hinanapan ng affidavit of support. Pero, kasi before siya nag-flight, sinend ko sa kanya yung list of requirements na dapat niyang ihanda just in case nahahanapin sa Philippine immigration. So, yung list na yon, hinanda niya pala talaga yun lahat and then yun yung pinakita niya sa immigration diretso. Kahit na hindi hinanap sa kanya ng immigration officer, pinakita niya. And then ang sinabi daw ng immigration officer sa kanya na very organized yung mga documents niya and ready talaga siya sa travel niya. So ayun, sabi niya, sabi ng client ko na marami daw ang tanong sa kanya but ang importante ay walang naging issue talaga and hindi siya dumaan sa secondary inspection. So, tuloy-tuloy talaga siya sa first, after niya sa first inspection, doon na tinatakan yung passport niya and then nag-proceed na siya sa boarding gate. So, walang naging issue, walang naging problema. And then, sa Germany immigration naman, nag-arrive niya sa Germany kasi sabi ko sa kanya, ang first mo lang ipakita ay yung passport mo and then for example kapag nag-ask sila ng other documents saka mo lang ipakita yung mga supporting documents mo. And then sabi niya ang hinanap lang daw talaga ng immigration officer sa Germany ay yung address ng boyfriend niya. So kapag ganun po, for example, hahanapin yung address ng partner niyo or ng host niyo dito sa ibang bansa, ipakita niyo lang po yung ID copy na kung saan nakalagay po yung address niya or invitation letter, anything na documents na kung saan makikita doon yung address ng host niyo or ng sponsor niyo. So, ayun lang daw po. And then, tinatakan na agad yung passport niya. And then, ayun na. Nag-arrive na siya sa Germany. And then, yung next client ko po. Nag-flight po siya noong October 2, 2023, noong Monday. And then, ayun, very successful din yung immigration experience niya. And then, sabi niya, wala naman daw masyadong tanong sa kanya. And sabi, tinanong lang daw siya kung saan siya pupunta, sino yung pupuntahan niya, and kung nagwo-work pa ba siya. And also, kung kailan siya uuwi. Yun lang daw yung mga tanong sa kanya. And then, sinabi niya din, sinabi din ng client ko sa immigration officer na wala siyang work dahil senior naman siya. And after that, wala na daw mga hinanap sa kanya. And then, yung pinakita niya daw po sa immigration officer ay yung passport niya, yung ticket, and yung boarding pass lang. So, yun lang yung
requirements na pinakita niya sa immigration officer. And of course, naging successful and wala din po siya naging issue sa Philippine immigration. And hindi ko pa siya natanong about sa German immigration experience niya. But I know na successful yung pag-arrive niya sa Germany dahil nakita ko na yung boyfriend niya ay nag-post ng picture nila together. And sobrang nakakatuwa. And nakakatuwa dahil naging successful talaga yung journey ng clients ko. And I hope magtuloy-tuloy ito kasi meron pa akong clients na naghihintay sa result ng application nila, and I hope maging successful din sana talaga. So yun po yung gusto kong i-share kasi marami ding nagtatanong kung kailangan pa daw ba talaga ng CFO certificate kapag magtuturist lang naman or kapag magvi-visit lang naman. So again po, hindi na po hahanapin yun sa Philippine Immigration. And kung natatakot kayo na baka hanapan kayo, wala tayong magagawa dahil ang CFO mismo ay hindi na rin po talaga sila magbibigay ng CFO certificate kapag yung hawak mo ay visit visa or tourist visa. Magbibigay lang po sila ng CFO certificate kapag long-term visa po yung hawak natin. Yun po yung mga fiancé visa, spouse visa, family visa, or kung ano pa as long as long-term visa yung hawak natin. Pero kapag tourist visa, visit visa, or short-term lang na visa yung hawak natin, ay hindi na po kailangan ng CFO certificate. So, para mapanatag po kayo and para sure talaga, i-message nyo po mismo ang CFO. Pwede nyo po silang i-contact sa FB page nila or Facebook page. I-search nyo lang po ang Commission on Filipinos Overseas. And then, ayun, doon kayo mag-message and magtanong kayo kung kailangan nyo pa ba ng CFO certificate, kung ano man yung visa na hawak nyo para panigurado. Para kapag nag-reply sila, meron kayong screenshot, and then, for example, manahahanapan kayo sa Philippine Immigration, meron kayong maipakita na proof na from CFO na hindi na kayo or hindi nyo na kailangan ng CFO certificate. So about naman sa Affidavit of Support, kung ako yung tatanungin niyo kung kailangan pa ba ng Affidavit of Support, as long as sponsored po yung travel natin from second degree relative up to fourth degree relative, and also kapag non-relative yung sponsor natin. So yung first degree relative lang po ang sponsor na hindi na po kailangan ng affidavit of support. So yung first degree na relative, ayun po yung parents, children, and spouse. So kapag yung parents niyo ang sponsor, meaning hindi niyo na po kailangan ng affidavit of support. For example, anak niyo yung sponsor niyo, so hindi niyo na din kailangan ng affidavit of support. And for example, asawa niyo yung sponsor niyo, hindi niyo na din kailangan ng affidavit of support. So yun po yung first degree. Pero kapag second degree, third degree, up to fourth degree na po yung relative na sponsor nyo, meaning kailangan nyo na po ng affidavit of support and guarantee. And syempre, of course, kapag non-relative, kapag hindi nyo kaano-ano, hindi nyo relative yung sponsor nyo, kailangan nyo din po talaga ng affidavit of support and guarantee kapag sponsored yung travel natin. So, ayun po, kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. And for example, gusto nyo pong mag-avail ng services ng Roots Travel. For example, naghahanap po kayo ng mag-assist sa visa application nyo or any services na kailangan nyo para sa travel, i-contact nyo po ako or mag-message po kayo sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko po sa description yung mga link. And of course, pwede rin po kayo diretso mag-visit sa website ko sa rootstravel.com. Bye-bye!